Kaya titingin ng sasakyan sa gabi kasi nga syempre for number one reason. Syempre aircon, kahit sabihin niyang malamig yan, malamig naman talaga yung weather pag gabi. Diba kasi syempre technique ng mga alam mo yan, ano nga, diba? What is up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa panibagong video. Pero ngayong episode hindi muna tayo magre-review ng kotse kasi syempre kami nagtatanong sa akin guys, so ano daw yung mga dapat tignan pag bumibili ng 90s car, ganito ganyan. Share ko lang sa inyo yung knowledge, yung process nung pagbili ko ng, syempre tayo naka 1989 na Corolla. Share ko lang sa inyo ano yung naging proseso ng pagbili ko, ano yung mga chinek ko muna bago ko bilhin yung kotse. Tips on buying 90s car. Kasi syempre 90s car na yan, hindi natin maiwasan may mga sira-sira. Ano yung mga dapat mong i-consider? Disclaimer lang pala, lahat to is based entirely on my experience lang. Hindi ako any kind of car expert. More on experience yung mga ikikwento ko sa inyo guys. So, pupunta muna tayo sa kotse. Let's go! So, and guys, no, ito yung situation natin ngayong umaga. Quick share lang guys, no, itong car to na to. Iniwan to sa amin ng dati naming naungupahan. So, ginawa niya to para sa kanyang Vios kasi syempre siya, wala siyang car cover. Mabilis na yung tanggalan ng kanya. Kasi syempre nga, Grab driver siya. So, pag hassle sa, para sa kanya, hassle mag-car cover. So, ang improvise niya is ganito na lang para hindi mainit pag-aalis siya. Ewan na, iwan kasi nila to. So, hindi ko alam kung babalikan nila yan or what. Pero, as of now, gagamitin muna natin. Tapos pala guys, no, gusto niyo ng motor reveal. Meron din tayong motor. Medyo matagal naman na natin to pag mamayari pero syempre car channel tayo guys, 'di ba? Pero if gusto niyo lang makita yung motor natin, comment niyo lang down below. So ayun, alisin muna natin to guys. Pasok tayo sa loob ng kotse. Nga pala guys, nakakatulong to kasi syempre yung init ng araw, maiibsan ng karton. Tsaka mga tape. Tapos sa loob nito, makikita nyo mamaya, meron pang mga insulator. Dalawang piraso yun. Tapos meron pang unan para sa dun sa steering wheel natin. Alisin muna natin to. Ito siya guys, no? Consist of dalawang tali. Kinakabit siya sa side mirror para hindi siyempre hanginin, di ba? Alisin muna natin yung car cover. Kasi siyempre, ikot na natin yung Corolla natin. Matagal na natin itong di nagagamit eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, so dalawa yung insulator. Ayan, kasi ito yung dating galing sa owner nung pinagbilian namin. Tapos ito, binili ko na lang. So, sayang naman kung itatapon, di ba? So, ginawa ko lang dalawa. So, last time nakita nyo na medyo madumi yung trunk natin. Dahil nga quarantine ngayon, nilinisan natin to. Ayan, kung makikita nyo, wala na yung mga kung ano-anong nakalagay. Dami nakalagay dito. Coolant, tubig, brake fluid, mga tornilyo. So, lagay muna natin yung car cover dito sa loob. Likod, guys. Ayan. Tignan natin kung one click ulit. Ito, matagal na talaga to guys. Pucha. Parang ano na to. Duration na ito, siguro mga nasa 2 weeks ang hindi natin nagamit to. Buwan natin kung mag-one click. Hindi siya one click guys kasi ito yung technique, kailangan nyong wisikan. Ayan, bigyan mo ng tatlong piga. Ayun, mandar din. Normal naman na nahihirapan yung magbawas ng makina yung mga ganitong carb type kasi sabi nila natutuyuan daw ganun or yung iba nilalamig. Yung carb kasi nito kailangan ng unting gasolina dun sa kanyang mechanism para to assist yung kotse na mag-on. 90s car problem guys, no? Normal naman na sa atin yan. Kapag ganyan matagal din yung hindi nagamit, kailangan nyo talagang hintayin siguro mga 5 minutes para uminit ng matino ang ating sasakyan. Share ko lang sa inyo ano yung mga experience ko throughout buying this car. 1989 Toyota Corolla. Habang naghihintay tayo magpainit ng Corolla natin, simulan natin sa number one guys. Number one tip sa pagbili ng 90s car is, alamin mo muna kung saan mo siya gagamitin. Siyempre may mga Pajero, ganyan. May mga patrol. 90s car din, may mga 90s ang patrol. L200. Ay, kumbaga may mga pickup, may sedan, may sports car, may top down, may vintage, may mga classic cars. So yun, alam mo yun, may mga Benz, ganun. Depende sa'yo kung saan mo gagamitin. Let's say, bumili ka ng pickup. Ba't kailangan mo ba ng pang daily na pickup? Diba? Let's say, kailangan mo ng pang service. Pang mga hakot-hakot, ganun. Hindi ko pwede mag small body kasi maliit yung cargo space na ito. Another thing is, depende mo rin yung budget mo. Gusto mo ipa-project car kasi let's say, may 100k ka. Pero gusto mo ng Benz, yung mga W123. May mga ganun naman, pero kasi syempre, iba pa rin yung presyo ng Benz, guys. So, mas mahal yun, syempre. Kung may 100k ka, ipunin mo na lang muna yan para hindi ka matenga. Yung iba kasi, umibili sila na Benz, tapos syempre, kulang sa budget, hindi na matatapos na
maayos, guys. So yung tip number one, alamin muna kung saan mo siya gagamitin. Pang daily, pang hakot, pang trabaho, pang service sa nanay, pang family, pang trail, yung mga ganun. Pero ako, pang daily ang ginamit ko, so I went with the small body. So ito yun. Next thing na kailangan mo gawin, guys, is do your research, no? So let's say nakapili ka na. Kunwari ako nga, gusto ko na pang daily. Re-research ka, no? Hindi naman pwede bibili ka na lang agad. So search mo ano yung mga magandang pang daily cars. So na-consider ko yung Big Body, yung Honda City, yung first gen. Kinonsider ko rin yung Bigote, Answer na Nightlog, yung Mazda na 323, yung Ray-Ban. Toyota kasi maganda yun. Reliability ang panlaban, di ba? Ang Honda naman is speed ang panlaban nila. V13, aircon naman. So iba-iba, guys, to. Along with the research, magtanong-tanong na rin kayo sa mga tropa nyo, sa mga kakilala nyo, kung ano ba yung magandang i-project car, guys, no? Background check nyo yung aftermarket parts, aftermarket availability, yung mga spare parts, kung mahirap ba maghanap nito. Let's say, ano, umili ka ng ano, CRX. Pucha sa makakahanap ng mga ganong pyesa, di ba? O yun, if ayaw mo na sakit sa ulo, yun nga, katulad ko, bumili ako ng small body. So yun, guys, no, medyo tumaas na yung temp ng Corolla natin. Ayan. Ayan, medyo, kanina kasi, babang-baba yan. So yun, stroll around muna tayo, guys. Hindi ako makatulog ngayong umaga, iikot na lang natin yung Corolla natin, no? Nakakaliwan, guys, no? Kasi para sa akin, therapy ang pagdadrive, no? Lalo na dati nung naka-stockpipe ako, hindi ganito kaingay, parang relaxing talaga, guys, no? Parang kang bumabalik sa, 90s. So another thing, kaya syempre sinestroll around natin yung Corolla natin kasi nga kapag naulanan yung Corolla natin, yung drum brake sa likod naniinikit. Nangyari na ba yun sa inyo? Stroll lang tayo, guys, no? Ganda ng panahon ngayon. Ayun, wala masyadong kotse sa kalsada, guys. Ayun, diba? Anong number na ba tayo, guys? Number 3, syempre pag nahanap nyo na yung ideal car nyo, which is para sa akin, small body nga. Number 3 tip para sa inyo is huwag kayong magmamadali. Ako kasi nagmadali ako, guys, eh. Siyempre pag nagmadali ka, hindi mo matcha-check yung mga sabi mo sa sarili mo. Hindi, okay lang. Gusto ko na magka-kotse, parang ganun, eh. Ako, honestly, may ganung part sa akin na nangyari. Kasi nga, first car, guys, eh, alam niyo naman, di ba? Pag as a person ako, na-excite ako pag may mga bagong ganap sa buhay ko, di ba? Siyempre, first car, gusto mo na agad dalhin sa banawi, gusto mo na lagyan agad ng tint, gusto mo na agad lagyan ng sound system, gusto mo na pagandahin yung loob, gusto mo mabango, di ba? So lahat yun, guys, nagko-contribute sa pagkakamali ng pagpili ng first car, no? Especially ako, guys, so first car, take your time, guys, sa pagpili. Hindi naman nauubos yung mga 90s car, sobrang dami dyan. Small body, sabi ko sa'yo, hindi nauubos ang nagbebenta ng small body. Ranging from 30k to 300k to 400k, ang dami, guys, promise. So syempre, depende mo sa budget mo, ano ba yung kaya mong bitawan, hanggang saan lang ba yung limit mo. So syempre, kapag nagmamadali ka kasi, ayun nga, sabi ko, ma-excite ka, pwede na yan, pwede na to, basta gusto ko na makadrive, ganun. Yun yung feeling, guys, no? Ako, syempre, nangyari rin sa akin yun. Sana, huwag nyo na ulitin, take your time. Alam ko, mahirap tiisin, kasi syempre, hawak ko na yung pera, di ba? Kasi may 100k ganap, pucha, biling-bili ka na, eh. Ganun yung nangyari sa akin, pero syempre, sana, huwag nyong uulitin. Number 4 tip na mabibigay ko sa inyo sa pagbili ng 90s car is asahan nyo na sasakit ulo nyo. Syempre, pag mayaman kayo, pag only budget, less problem sa utak. Pero kung hindi kayo only budget, katulad ko, medyo sasakit talaga ulo natin, guys, no? Yun lang, guys, so quick reminder lang na kahit sobrang ganda na nang bibilin mo, meron at meron pa rin sira dyan. Huwag mong isipin na, hindi, sabi ng seller, no issue, gas and go, ganito, ganyan. Promise, guys, may problema pa rin. Huwag mo expect na, syempre, gas and go, kasi syempre, isa yung mga seller, guys, no, kasama sa details nila yun. Gas and go, no problem, ganito, ganyan. May mga ganun nun talaga, no, gas and go talaga. Pero syempre, huwag mong alisin sa fact na 90s car yan, baka sa'yo masira, baka sa'yo bumigay yung mga shock, yung mga bushing, mga pangilalim, baka sa'yo bumigay. So, minsan kasi may sakit talaga yung mga 90s car, no? Pero syempre, para sa akin, iba yung dating ng 90s car. Kaya nga, ganito yung Corolla natin, di ba? Hindi naman sakit talaga na ulo, no? Parang mainis ka lang, no? Kasi syempre, ay, pura na naman to. Bumigay yung distributor ko, anong gagawin ko dyan? Saan ko dadalhin, di ba? Ito yung radyo, ayaw gumagana bigla. Temp gauge, ayaw gumana. May mga ganung mga saltik ng mga 90s car. Asahan nyo na yun, guys, kasi normal yun. Siyempre, tumatanda na nga, di ba? Lalo na tong Corolla ko, 32 years old. Ang mga problema na ito, guys, pucha, nakailampalit na ako ng ilaw na yan. Pundi ng pundi, hindi ko alam bakit, eh. Mga ganun lang, guys, so i-consider nyo lang rin. Ikot muna tayo ulit, guys. Let's go! B13 Sentra. Oh. B13
B13 Sentra guys, isa yun sa mga kinonsider ko pagbili ng 90s car. Ay pucha, teka lang, seatbelt tayo guys. Nakalimutan natin kasi syempre umiikot-ikot lang naman tayo dito. Anyway, yun nga, B13 Sentra, consider ko yung bilihin, kaso medyo nalilitan ako. Para sa mga magtatanong, hindi ko kinuha yung box type guys, no? Kasi medyo kwadradong-kwadrado na itsura nun. Number 5, bilisan natin ang auto guys, no? Kasi medyo papakwento tayo eh. Anyway, number 5, tips on buying 90s car is ganda kayo ng pera guys, no? Kahit 90s car yan, lalo na yung mga rare parts, kahit sabihin mong ayaw mo na ito, pag nakita mo nakakabit sa ibang sasakyan, mapapaisip ka talaga kung parang gusto rin yan ha. Huwag niyong isipin na dahil 90s car yan is mas nakamura. Totoo na mas mura 90s car, fact yun, pero syempre i-consider mo yung mga, syempre mga sira, sa Honda, mga gauge na yan, mga nasa 150k na eh, di ba? 100k, gauge lang guys, yung mga spoon gauge, ang mga rare parts sa mga small body guys, yung mga long gauge na left hand drive, pero sa mata ng iba, parang gauge lang yan ah, 40k yan, yung mga ganun, lalo yung mga walang alam sa kotse guys, di ba? Tip lang is, spend your money wisely, and maganda kayo ng pera kasi syempre, lalo na pag nabuyo ko yun ng mga kaibigan nyo. Number 6, eh syempre kapag nakapili ka na ng bibilin mong auto, inspect mo na mabuti. Diba ako, ang ginawa ko, may dala akong mekaniko, hindi ko pa siya masyadong tropa, ni-refer lang rin sa akin yun. Kasi syempre nung binili ko to, wala naman talaga akong alam sa Corolla guys, no? Wala akong alam sa kotse. Kabisado ko lang yung mga Fortuner, mga Revo, ganyan pag nakita ko. Pero yung mga technical parts, yung mga change oil, mga distributor, alternator, radiator, mga strut bar, double hydrovac, na mga dual clutch system, power steering, mga ganyan guys, wala akong alam, promise. Maniwala kayo sa akin. So advice ko talaga sa inyo na magdala kayo ng mekaniko. Katulad nung huwag ma-excite is kasama na rin dun yung masinsinang pag-inspect ng auto. Syempre pag sakay mo, may feel mo naman yun kung may mali, kung may matagtag. Tsaka number one tip is huwag daw bibili ng sasakyan sa gabi. Diba, lahat yan ang sinasabi ng mga tatay natin, ng mga tropa natin na mas nakakatanda, ng mga mekaniko kasi syempre may mga hidden issues pag gabi. Di ba? Parang sa bar, pag labas nyo ng pagising mo ng umagang, pangit pala. Di ba? May mga ganun eh, di ba? Sa bar, sa loob, sa paglabas nyo, pangit pala, mukha palang ano, di ba? Nasa bayan na tayo, naalala ko nang bigla na huwag kayong titingin ng sasakyan sa gabi kasi nga syempre, for number one reason, hindi mo makikita ng maigi yung paint. Diba? Number two reason is, syempre aircon, kahit sabihin niyang malamig yan, malamig naman talaga yung weather pag gabi, dapat talaga check yung aircon sa tirik na araw. Diba kasi syempre, technique ng mga, alam mo yan, alam mo, diba? Kung talagang malamig yung aircon, kung the way as he said, diba sabi ng sailor, dala ka ng ano, blanket, diba? Dala ka kape mo, lalamigin ka dito. Check nyo sa madaling asa, tirik na araw, para malaman nyo na malamig talaga guys. No? Saka number 3 reason is syempre para makita mo overall yung condition ng sasakyan. Hindi yung nagpa-flashlight kaya sa load ng sasakyan. Mahirap yung ganun, di ba? So yun, aim nyo talaga na umaga kayo mag-check ng sasakyan. So yun guys, so i-consider nyo lang rin yun. Tsaka check nyo na mabuti yung sasakyan. Marami naman videos kung ano yung mga dapat tignan pag bumibili ng kotse. Pero mainly yan, tinitignan ko lang makina, yung body, tsaka yung condition ng kotse. Syempre kung not-running condition, isipin mo talaga, mahirap i-project car to. Ano kaya sira, baterya ba, distributor, ECU back. So i-consider nyo lang rin yun. Check nyo na mabuti yung kotse guys. Kasi pag kupal yung nabilihan nyo, sabihin yan, ay sir, chinek nyo na, di ba? Wala nang balikan, ganito ganyan. May mga ganong seller talaga guys. No? Ikot muna ulit tayo, let's go! Next tip ko para sa inyo guys is ito pa rin yung realization ko ever since na yung natuto ako nag-build ng small body syempre. If kaya nyo bumili ng buo na formado na ganun, go for it guys no? Kasi syempre in my experience syempre kasi dadaanan mo pa yung process eh. Diba? Ibang tao gusto nila daanan yung process, yung pasok ba to dito, anong year yung ganito, tama ba to dyan, yung mga ganun. Honestly nothing wrong with that pero kasi syempre I had to learn it the expensive way no? Diba? So bumili ako nung pang JDM na headlight. Kasi alam ko, yung sariwa, di ba? Hindi ko alam na ganito pala yung pang JDM pala siya. Yung mga sidings natin na ganyan, ginawa ko kasi gusto ko lang malinis eh. So ang ginawa ko, pina-leather ko sa seatmate. Pero syempre nung natuto ko sa sasakyan, yung pangit pala nun. No hate sa mga naka-leather na ano, kasi gusto ko lang talaga stock ang itsura, di ba? O yun lang no, para sa akin. Kasi in terms naman talaga, guys, no, mas makakamura ka talaga kapag kompleto na lahat kaysa bibilhin mo pa isa-isa. Kasi syempre papatong dyan yung oras ng paghahanap mo nung bagay na yon. Itong nagastos ko dito sa kotse ko, nakamakina ka na, nakamakina, maganda
magandang pintura, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Pero not necessarily kailangan niya sundin 'yon. 'Yun lang in my opinion. No? Number 8 is dapat meron kang trusted mechanic. Saka dapat isa lang yung pagdadalahan mo ng shop na yan. Kasi syempre kung halimbawa sa aircon, okay lang yung halimbawa sa aircon may shop ka. Sa electrical may shop ka. Sa under chassis may shop ka rin. Huwag lang yung dinala mo sa aircon dito sa Quezon City. Dadali mo dun sa Banawe. Tapos pag nasira dadali mo sa may ano. Kung saan mo dadalhin. Magulo yun guys, no? Hindi, syempre hindi kasi hindi mo may explain lahat ng nangyari dun sa panibagong mekaniko. So mangyayari magkakagululong lahat. Kumbaga nagsistart ka from zero. So advice ko sa'yo, dapat talaga meron kang trusted mechanic. Yun yung mga, ano ba ako, meron akong mentor sila, si Boss Stanley, ayan, shoutout kay Stanley, na tinuturuan tayo. Tapos kay Philip, shoutout sa kanya. Sobrang bait na nila lang. Hindi natin maalis yung thought na syempre may mga manlalamang ganyan, 'di ba? Pero kapag yung mekaniko mo, tropa mo, ilang beses na ako nakalibre diyan kay Philip, yung mga tipong nawalan ako ng busina, sa fuse lang pala, yung mga ganun. Papapalit ako steering wheel, sa kanya ko na lang dadalhin. Yung mga tipong small things na hindi ko naman kaya gawin, sa kanya ko na pinapagawa. So, malaking tulong 'yun guys na may trusted mechanic kayo or trusted shop na pupuntahan kapag dadalhin niyo na doon yung napili niyong project car. Ang process kung paano ko nakilala si Philip is syempre refer hanggang sa kailangan ng sira yung Corolla ko that time. Ang nangyari, palagi ako naka kay Philip, diba? So syempre kwentuhan ganito ganyan, na-develop yung feelings namin. Okay. Hindi, joke lang. Na-develop yung samahan namin na naging tropa na lang rin. So syempre dapat aalagaan mo lang yung mekaniko mo, no? Hindi pwedeng ikaw lang yung ano inaalagaan niya, diba? Dapat bibigyan mo rin ng mga tip. Alam mo yun, parang pakikisama na lang rin guys. Kasi hindi naman porket mekaniko yan, tapos ikaw yung owner, ikaw na yung boss. Hindi yun ganun, diba? Dapat same lang kayo ng level sa buhay. Kasi syempre, kung wala naman yan, paano ka na, diba? Last 2 tip is number 9, dapat may goal ka. Ano ba gusto mo? JDM ka ba? Euro team ka ba? VIP ka ba? Pang trail ka ba? Pang US version ka ba? Lowered ka ba? Stance ka ba? Ano bang gusto mo talaga guys, no? Kasi mahirap yung paiba-iba ka. Ako gusto ko all stock talaga ako from the start. Gusto ko na yun kasi gusto ko malinis lang itsura. Pero syempre ngayon nabubuyo na tayo mag lowered. Pero syempre try lang rin naman guys, no? Kasi mahirap yung ganun. Halimbawa ano ka? USDM ka, di ba? Parang naisip mo parang maganda JDM ha. Ang mangyayari, dahil gigil ka na makabuo ng JDM, bebenta mo ang palugi ngayon yung USDM mo. Na halimbawa, bumper, ganun. Diba? So, iset nyo lang yung mind nyo kung ano yung bang gusto nyo talaga, kung VIP ka ba. VIP yan yung mga malalaking gulong, tas stands talaga, may mga cup holder, mga champagne sa loob. Okay lang naman yun na palipat-lipat ka ng tema, pero syempre katulad ko na wala akong masyadong budget, stick to one talaga tayo guys. So, one thing na kung paano ma-determine yung gusto mong mapuntahan is by looking sa internet, yung mga catalog, ganyan. Titignan mo yung mga build ng ibang tao sa Facebook, kung maganda ba yung PhDM. Yung naman ikaw yung taong mahilig dyan, di ba? Siyempre may mga nauna nang nag-build sa'yo yan. Pero syempre, kung gusto mo maging unique, invento ko ng sarili mong tema, di ba? Pasok na rin dyan yung research. Google is one click away. Paga nyo lang mag-search kung anong bagay. So, kaya ako napili PhDM kasi number one, mura. Number two, ang daming aftermarket parts. Kakatalo na lang talaga kung gaano ka sariwa yung makukuha mo. Kaya PhDM kasi sobrang dami na JDM na small body, wagon face, tas Euro, USDM. Bibihira yung nag-PhDM kasi nga syempre, ito naman yung mga normal na nakikita nila dati, diba? Pero ang concept ko kasi is, binabalik ko as much as possible yung itsura ng sasakyan na to, kung paano siya lumabas. So, yun ang kwento noon, guys. And lastly, out of all, itong pinaka-importante na titignan mo sa isang 90s car pag bibili ka is yung body shell. Okay. Yung mga makina kasi, yung mga radyo, yung pintura, yung mga interior, yung amoy ng baho ng kotse, lahat yan napapalitan guys, okay? Nabibili yung mga ganyan. Pero ang maghanap ng sariwang body shell is yun ang mahirap. Yung mga bulutong, guys, sobrang ano yan, sobrang kalaban ng mga 90s car yan kasi syempre, kumana rin yung sasakyan. Unlikatok dapat, okay? Yung mga fenders, panels, walang problema yan kasi lahat yan napapalitan. Yung mga hood, fender, mga pinto, trunk, yan okay lang yung mga kahit bulok-bulok guys, no? Pero yung shell talaga is dapat yun yung silipin yung maganda talaga guys, no? Yung masinsinang silip talaga. Yung iba nga binibili lang talaga shell eh, ganun. Kasi yung iba syempre may mga makina na sila, kailangan nila ng matibay na shell, diba? So syempre pag nabangga na yan, hindi na ganun yan katibay. Tsaka yun nga, halimbawa may ano ka na, may naka-blacktop ka na, ganyan, puno na yung ano mo, sakyan mo, punong-puno na ng mga rare parts, mga cup holder,
holder, mga living seats, mga digital gauge, mga air purifier dito sa mga kung ano-ano nakalagay, may mga armrest, may mga trash can, ganit, kung ano-ano na, di ba? Kung maalala mo yung body mo sa ilalim, yung flooring mo, balok na. Siyempre, maarte ka, ayaw mo ng, ano, ayaw mo ng latero, di ba? So, ang mangyari, ulit ka shell, di ba? Eh, kung chinek mo at the first place yung shell, hindi sana, hindi ka na nagka-problema, di ba? Yun yung mga tips na naisip ko para mabibigay ko sa inyo pag bibili kayo ng 90s car. Again, hindi ako car mechanic or car expert or some shit, di ba? Tamang ano lang ako guys, tamang 90s car user lang ako. And yun, sana na-enjoy nyo yung video guys. And sana nakatulong para sa mga bagets natin na gustong bumili ng mga 90s car dyan. Kasi syempre, hinihikayat ko nga kayo guys kasi syempre mura. 50k lang may isasakyan ka na, di ba? Big time ka na. Sana nag-enjoy kayo and nag-enjoy rin ako sa paggawa ng video na to kasi syempre na-share ko sa inyo yung mga experience ko. Hindi lang naman yung hindi lang tayo nagre-review ng ibang kotse. Syempre gusto ko rin mag-share sa inyo ng mga tips sa pagbili ng 90s car, no? And guys, so salamat sa mga nanood, sa mga tinapos. Siguro sobrang haba na itong video. Wala kasi akong script, no? Bahala na kung anong masabi natin. Pero ayun, salamat sa nanood and sana may natutunan kayo one thing or two. And kita tayo sa mga susunod video guys. Let's go! Peace out!